Guys, so welcome back to my channel. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button beside my name. And don't forget to click the like and share button. So guys, for today's vlog, we're going to make a which is best toners na, for brightening. Ito bang Nivea Extra White for Minimising Toner? Or itong Celeteque Dermoscience Brightening Toner. So guys, itong vlog na to, yung gagawin natin ng dalawang review sa per product na gagawin natin. Itong dalawa. So ito guys, so we're going to proceed to Celeteque Dermoscience Brightening Alcohol Free Toner. So guys, gagawin natin ito ng review and gagawin natin ng verdicts. Or so ito, gagawin din natin ito ng review. So, we talk about the Celeteque Dermoscience Brightening Alcohol-Free Toner. So, benefits nito. Nakalagay dito is alcohol-free toner with resinol, green tea, leaf extract, and alpha hydroxy acids. Ang nababasa kong reviews dito is daw talagang nakapag-brighten siya without stripping your skin, without stripping your face. Tapos, ang daw nito, matagal siyang umepekto, pero hindi siya nakaka-harsh ng skin tsaka ng pores. Tsaka ito guys, yung green tea leaf extract, parang yun yung nagpapa-lessen ng acne. Tapos, yun din yung nagpapa-brighten ng hyperpigmentation. Sa nag-research kasi ako kagabi about sa mga ingredients na meron nito. So guys, ito guys, nagko-contain siya ng glycerin, which is yun yung nagpapalambot ng ating mukha. Yun yung nagpapahydrate. Tapos guys, may coating effect na parang nagpapa-refresh ng ating mukha. Yun yung mga meron sa mga toner. So guys, we talk about the alpha hydroxy acids. Parang tong malic acid. Kasi guys, ni-research ko din about sa alpha hydroxy acid tsaka yung malic acids, which is remove the dead skin cells. Ayun. So far, hindi naman siya bad toner. Kasi guys, kahit man matagal siya mag-effect, pero talagang may kita mo everyday kung laging mo siyang gagamitin. So guys, ang price nito is 139 pesos. So guys, sakuya ko kasi ito, pero gumamit din ako nito dati. Ito yung second toner na trinay ko, and then ganun din yung kuya ko. Trinay niya din kasi gusto niya daw pumuti. Yun. So guys, so far maganda siya. Talagang nakakahiyang 'to. Kaso nga lang, ang cons nito is parang ang tagal niyang umepekto. Ang pros niya, budget friendly. Merong alpha hydroxy acids, tapos brightening pa siya. Tapos alcohol free toner pa. Tapos, meron pa siyang pang-hydration. Kasi may isang toner na na-hydration, yung may witch hazel. So, I prefer this one talaga. Kaso guys, tumigil ako gumamit nito kasi nagpo-focus ako sa pore minimizer or pore minimizing na face. So guys, maganda rin to for beginners kasi unang-una sa lahat, budget friendly siya at magugustuhan niyo kahit na matagal-tagal yung pag-effect niya. Tapos guys, may brightening effect pa siya. Ito lang yung size nila. Wala sila yung mas maliit, yung parang yung sa acne solutions tsaka yung sa hydration. Ito bigger one. Guys, may line din pala nito na pang may cream,
may facial wash, tapos ata may pang eye cream, something na ganun. So guys, ano, try nyo na to, at may direction pala, di ko nasabi. Sabi, Mariel Cotton with Celeteque Dermoscience Brightening Alcohol-Free Toner. Apply to face and neck with gentle upward stroke. Parang ganun, ganyan. Ganyan yung pag-apply ng toner. So guys, eto, paubos na. Kasi kay kuya to, hiniram ko lang. And then, kasi dati naman gumamit naman ako nito. Kaya okay lang. Papasita tayo sa Nivea Pore Minimising Toner, which is this. So guys, eto naman, may nag-research din ako dito kagabi. May ano daw, may alcohol, denatured alcohol. Ang ibig sabihin ng denatured, parang yung hindi siya yung katulad ng mga ethyl alcohol. Parang ito, mas safe yung denatured alcohol for removing dead skin cells katulad din nung sa brightening. Pero sa brightening, yung acids yung nagtatake ng action para matanggal yung impurities sa ating mukha. So, dito naman guys, so mahaba-habang review to. So far, magpo-proceed tayo sa pore minimizing effect niya. So far guys, super super sulit nito for pore minimizing talaga. Kasi ito, ito na yung bigger size niya, which is hindi ko alam, nag-range siya ng 180 pesos, ganun. Tapos, ito, yung pearl extract, ito yung nagbibigay ng, nagpapabrighten na ating mukha. So guys, kasi dati may, ano, may older version nito, pero ito yung improved formula. Sabi dito, clears impurities and other makeup residue for clean, bright, smooth skin. So guys, ito namang toner na to is for ano, pang makeup siya. Parang micellar water din siya, pero ito yung ano, parang mas pinamahal na micellar. Kasi alam ko guys, ang sikat na micellar is yung Garnier, tsaka yung L'Oreal, tsaka yung Biore. Yan, yung tatlo. So, di kasi ako nagmamicellar since, ano, hindi ako hiyang. Parang, nagkaka-pimple ako, ganun. So, guys, magpo-proceed tayo sa description. Sabi ito, harsh makeup removers may contain acidic ingredients that cause the skin to become thinner. Make it more prone to dullness and enlarged pores. Guys, continuation nito. So, ang toning formula daw nito contains pearl whitening complex proven to give 10 times better whitening effect than vitamin C. So, ito pala, maganda rin to for brightening talaga. Parang yung The Ordinary na, ano, na ginawan ko ng review. May vitamin B3 naman din yon, which is more effective kaysa sa vitamin C. So guys, ito daw ay 10 makeup residue na nagtatanggal ng cause of dull, acne prone, ito. And enlarged pores, number 1 oil, number 2 talc, number 3 colorants, number 4 silicone, number 5 sun filter, number 6 is dirt, 7 is fragrance, 8 minerals, 9 alcohol, 10 chemicals. So guys, ito, maganda rin to for radiant skin. Nagpapaputi talaga siya. At totoo talaga to, visibly radiant and water-like skin with defined pores in 7 days. Ito yung ginagamit ko guys na currently toner ko for today. Sorry, so mainit kasi talaga. So, ayun, maganda to. Walang BHA, which contains the ano yun, pinakamataas sa acid na nagpapawala ng pimples. Ito yung nagustuhan ko sa product, kaya ito yung ginagamit ko ngayon. So guys, ito, ang price nito is much more pricey than sa Celeteque. Ang price nito is, magkano ba?
180. Ayun, 180 to. So, guys, ito yung ginagamit kong toner as micellar ko na rin siya. So, try nyo to, guys, and tell me under the comment section kung effective din ba sa inyo. Ilalagay ko rin yung price sa description below. And then, guys, ito, ang pros nito, may pore minimizing effect, plus with the pang acne prone skin, for dull skin din. Tapos, guys, much more whitening effect kasi sa vitamin C. And then yun yung pearl whitening complex. Ito yung improved formula nung dating older version. Tapos nagpapa-minimize ang pores, kaya nang sabi ko kanina, nagpapawala din ng dark spots. So guys, bilhin na kayo nito. Ito talaga yung pinaka essential na skincare para sa akin, kasi parang hindi ka makapag-proceed ng sa serum, sa ampoule or any cream without toning your face. So guys, thank you for watching. Hope you like my videos as well. Ito pala yung sila. Ito pala yung dalawa. Final verdict ko dito. Ito kasi, kaya siyang itong Nivea Extra White is much more ml, kaya mas mahal siya ng onte. So far so good, so far so good. Wala akong nakitang cons dito since young ako, since budget friendly talaga siya kasi 200 ml yung lamang. And ito, feeling ko ay a bit pricey siya kasi 125 ml lang siya, o di ba? Ang layang difference. So verdicts kung saan kayo nagagandahan ng toner. And guys, if may gusto pa kayong ipa-review na product sa akin, comment down below. And don't forget to like, subscribe, and share my vlog. So, ito yung pinakamatagal kong review kasi since na toner pinag-uusapan natin, which is more essential na skincare product. So, guys, thank you for watching again. So, tumasik. Sira pala ito, nasira. So guys, thank you for watching for today's vlog. And I hope you will like my video for today. Bye! Bye-bye daw, sabi ng mga toner. Bye! Mm-hmm.